Pisces, pag-usapan po natin ang tungkol sa iyong mga chakras. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga gusto naman pong magpo-private reading, makikita nyo po yung link ng aking Facebook page sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, so umpisahan po natin sa iyong root chakra. Ang kulay po ng ating root chakra ay kulay red. So, tignan natin ano ba itong childhood issues mo na still nakaka-apekto sa'yo. So, kung hindi naman ito nakaka-apekto sa inyo, Pisces, ibig sabihin, balance po yung inyong root chakra. Ayan. Tignan natin. Six of Swords. So, yung iba sa inyo, pwedeng nung bata kayo, pwedeng lagi nyong nararamdaman na lagi kayong iniiwan ng mga tao sa buhay ninyo, ng mga mahal ninyo sa buhay. Yung iba naman po sa inyo, parang lagi lang kayong nasa isang tabi, nagmamasid. So, yung iba sa inyo, observer kayo, Cancer hanggang ngayon. So, yun, yung parang nafe-feel mo, parang lagi kang iniiwan. So, yung iba po sa inyo, yan yung pwedeng nararamdaman nyo pa rin yan ngayon, nararanasan nyo pa rin yan with your relationship with other people, with your romantic relationship. So, ayan po, paano mo ba malalaman na balance yung chakra mo? Kapag po yung mga decisions ninyo in life, sabihin natin na buo yung mga decisions ninyo, hindi kayo nagdadalawang isip kung ano yung maging consequences nito, nitong decision mo na to, haharapin mo to. Tapos, paano mo naman malalaman na unbalance yan? So, kapag sabihin natin na may problems kayo sa spine ninyo, or tipong kapag nagde-decision kayo, kahit mga simpleng bagay lang, Pisces, nahihirapan kayo. Tipong paulit-ulit kayo sa pagde-decision, pero yun, parang hindi, parang wala kayong tiwala sa sarili ninyo. Ayan po, pag wala kayong tiwala sa sarili ninyo sa mga decisions ninyo in life, pwede po na unbalance yung inyong root chakra. Isa pa, pwedeng naging nananakit yung legs ninyo, yung mga paa po ninyo. Pwedeng may almoranas kayo or may problem kayo sa may bottom part po ninyo. And yung inyong immune system, pwedeng ano siya, mababa or mabilis kayong magkasakit. Ayan po, bumababa yung inyong immune system. Ibig sabihin, yung root chakra po ninyo, hindi po yan balance. So, tingnan natin, pagdating naman sa yung sacral chakra, kulay orange naman po ito. Tingnan natin ano ba yung emotions na tinatago mo or kinikimkim mo sa ngayon. Tingnan po natin. Spirit guide. Ano po yung mensahe natin pagdating sa sacral chakra ni Pisces, yung emotions po na kanyang tinatago or kinikimkim. So, we have Seven of Pentacles. So, pwedeng ito is, sabihin natin, madami kayong na-achieve sa life, pero yung mga tao sa paligid ninyo, parang hindi sila satisfied, Pisces, sa mga na-achieve mo, sa mga tinatry mo, you are trying your best para para magpa-impress sa kanila or para ma-impress sila, para humanga sila, para maging proud sila sa'yo. More on sa proud. Maging proud sila sa'yo. Pero parang wala eh. Parang kulang pa rin. So, pag yan po yung nafe-feel mo na parang kulang ka pa rin kahit binigay mo na lahat, ibig sabihin, unbalanced po or black yung inyong sacral chakra. Okay, kasi pa pwede yung iba sa inyo, Pisces, mas mahalaga talaga yung sinasabi ng ibang tao kaysa sa sinasabi ninyo, kaysa sa decisions ninyo. So, pwedeng maglagay ka dito ng boundaries. Kasi masama naman yung laging ibang tao na lang yung hahayaan mong mag-desisyon, yung mag-control sa life mo. So, paano mo ba malalaman na unbalanced to? Yun nga po, parang hindi ka nakokontento. Or sabihin natin, kontento ka pero dahil hindi kontento yung tao na sabihin natin, pinag-alayan mo nung achievement mo na to, edi hindi ka na din kontento. So, you are very maingat, okay, sa mga relationships mo. Yung parang alam mo yun, dapat diba pag meron tayong mga relationships natin with other people, diba dapat meron tayong peace of mind, nakikita mo na sinusuportahan mo sila, sinusuportahan ka din nila. Alam mo yung give and take, pwedeng wala yun dito sa relationships mo, sa mga tao sa paligid mo. So pwede po na yan, black yung inyong sacral chakra. Pwede rin na
Kung balance naman yan, pwedeng ang bilis ng pasok ng pera sa inyo. Kung sabihin natin natanggal kayo sa trabaho, the next month or the next week, meron na kayo agad trabaho. Parang ganun, alam mo yung mabilis yung flow ng fortune para sa'yo. So pag ganyan po, ibig sabihin naman ay balance naman yung iyong sacral chakra. So paano nyo ba malalaman na unbalanced yan? Pwedeng may problem kayo sa inyong sexual organs, sa colon, sa pelvis, appendix, sa bladder ninyo. So pwedeng nahirapan kayong umihi, ayan. So iwasan nyo na yung pagsusoft drinks, eat kayo ng mga masasaganang pagkain or nutritious food, and maiinom. Tignan naman po natin pagdating sa iyong solar plexus chakra. So color yellow naman po ito. So tignan natin, pagdating naman ito, ano ba yung nagdadala ng stress sa'yo ngayon? Five of swords, may nanloko sa'yo dito. Ayan, pwedeng sa sugal or pwedeng usapang pera to. So yan yung nagdadala ng stress sa inyo. Pwedeng sinugal ninyo yung pera nyo dito. I mean, nag-invest yung iba sa inyo. Tapos, ayun, bigla na lang naglaho yung tao. Yun pala, niloko lang kayo. So iba dito na scam. So yan po, isa po yan sa nagiging cause ng stress ninyo. Syempre, pinaghirapan nyo yung pera na to. Pisces, kaya may stress talaga yung iba sa inyo. So ayan po. This talks about your personality, your self-image, your self-esteem, and ego. So parang iniisip mo, ano na yung magiging tingin sa akin ng mga taong to? So iba sa inyo, you don't kayo nag-aalala. Ano yung magiging tingin sa akin ng mga tao? Yan. Kasi pwedeng meron dito, baka nagkakalat ng chismis regarding sa'yo. So, basta kilala mo yung sarili mo, alam mo na wala kang tinatapakan dito, and you are very honest with yourself, nothing to worry, Pisces. So pag ganyan kayo, di kayo nangangamba sa iisipin, sa tingin sa inyo ng ibang tao, ibig sabihin, balance naman po yung inyong solar plexus chakra. So, paano nyo naman malalaman na unbalanced? So, masakit yung tiyan nyo, nanlalamig yung tiyan nyo, pwedeng sinisigmura kayo, may problem kayo sa stomach, ano pa, sa small intestine, sa liver po ninyo, and sa kidneys ninyo. Ayun, so pwedeng about sa some of you, pwedeng sa blood ninyo, meron kayong problems. So, punta naman po tayo sa iyong heart chakra. This is the love chakra. Tignan po natin. Dito makikita if you are open ba to give and receive love. Kasi diba mayroong mga tao na giver lang sila. Meron namang mga tao na receive lang sila ng receive. Ano ba yan? Nautal ako. Ano ka ba doon, Pisces? Ikaw ba yung tipo ng tao na give lang ng give? Or take ka ba ng take? Or balance ka? Give and take yung gusto mo pagdating sa mga relationships mo. Tignan natin. Okay. Spirit guide, paano po mas makaka-connect or hindi makaka-connect kung hindi? Paano mo ba mapapakita sa sarili mo, Pisces, na or paano ka mas magiging compassionate pala sa iyong sarili? Anong ways po? Two of cups, mas mahalin mo yung sarili mo. Ito na nga yung give and take. Hindi ba, hindi pwede na ikaw lang lagi yung give ng give. Hindi pwede, Pisces, na ikaw lang yung take ng take. Dito dapat balance yan sa anumang larangan ng relasyon. Ayan po, dapat balance. So make sure na balance yan. So kung hindi yan balance, pwedeng nananakit yung dibdib ninyo, naninikip yung dibdib ninyo, pwedeng may problems kayo sa breast area ninyo, sa lungs ninyo, pwedeng nahirapan kayong huminga, feeling ninyo parang lagi kayong sinasakal, sa shoulders po ninyo nananakit or nangangalay, sa arms, ayan po. So dapat balance dito. So ayan po, alam nyo na ha, kapag yan yung mga nararamdaman ninyo, dapat kasi dito happy kayo. Ayan, happy and contented po kayo. Tignan naman natin sa throat chakra mo naman. So, ito naman po ay kulay blue. Ayan. Ito naman, ano ba itong sobra mong pinaniniwalaan? Ayan, ano itong sabihin natin? Yung belief na sobrang ang pinaniniwalaan mo or ina-apply mo pa rin sa buhay mo. Minsan, parang hindi na to applicable sa life mo. Pero dahil pinapaniwalaan mo to, stick ka dito. Tignan natin. We have death card. Ayan. So, nakita ko naman sa'yo dito, marami sa inyo, pagdating sa throat chakra ninyo, Pisces, balance naman siya. Balance yan kung mga good things yung mga sinasabi nyo sa inyong sarili, sa inyong kapwa, pero kung mga negative words yung lumalabas dyan, ibig sabihin, unbalance yan.
Okay. So, ito ay self-expression natin. Pero siguro, iba-iba kasi tayo ng pag-express ng sarili, hindi ba? Siguro, depende na lang yun sa taong kausap natin kung sensitive ba or hindi. Pero syempre, dapat maging ano ka naman, compassionate ka naman. Hindi lang sa sarili mo, kundi dapat maging compassionate ka rin naman dun sa mga taong nakakausap mo. Pisces, huwag mo din naman yung kalimutan. So, ayan po, nakikita ko naman sa inyo dito is, ano kayo, magaling kayong makisama, magaling kayong, you know, magmaniobra. Parang yun yung nakikita ko sa inyo dito. And kapag may tinanong talaga sa inyo, ready kayo magsabi ng katotohanan dito. You are very creative. Ayan po, parang sa kahit saan kayo mapunta, Pisces, kaya nyo makisabay. Yun naman yung nakikita ko sa inyo dito. Magaling ka ding makipag-usap. So ayan po, yung iba sa inyo, magaling kayong magbenta. Huwag lang kayong mahihiya. Ayan po. So, paano nyo naman malalaman na unbalanced yung inyong throat chakra? Ayan, pag nananakit yung lalamunan ninyo, may goiter kayo or meron kayong problem sa thyroid ninyo, neck, sa mouth, sa ngipin, at sa gums po ninyo. Pwedeng mabilis magdugo or sumasakit yung ngipin ninyo. Ayan po, tignan natin. Spirit guide. Pero marami sa inyo dito nakikita ko, balance talaga yung throat chakra ninyo. Tignan naman po natin sa third eye chakra mo. This is our wisdom. So, tignan natin. So, always use your intuition. Kung lagi nyo kinokontra yung intuition ninyo, ayan, nabablock yan. Or block yung inyong third eye chakra. So, tignan natin. Okay. Ayan. Paano ka ba mas makakakonect sa iyong life's purpose? So, ayan po, kailangan nyo ng katahimikan. And also, pwedeng meron kayong mga kailangan balikan dito, Pisces, na mga ginagawa nyo before pero pwedeng nahinto kasi nga, diba, parang meron kasi kayong piniplease na mga tao dito sa life ninyo. So, yun yung nakikita ko, para mas maka-connect kayo sa life's purpose ninyo, balik kayo sa nakaraan na gusto nyo talagang gawin. Pwedeng unfinished pa yun eh. Sabi natin, may unfinished business pa kayo doon. Try nyong balikan kasi baka meron pa talaga, baka may hugot pa kayo doon. Pero kung wala na, then let go nyo na yun. Parang sinasabi dito ng universe, huwag kayong malungkot sa mga wala na. Huwag kayong malungkot sa mga nasayang na. Kasi ngayon, mas makikilala ninyo yung sarili ninyo. Dito sa contemplation, dito sa pagdadalawang isip ninyo, dito sa stuck na sitwasyon ninyo ngayon, dyan nyo makikilala yung inyong sarili. Dyan nyo malalaman kung ano ba yung life's purpose ninyo. So, paano mo malalaman na unbalanced yan? Yun nga po, pag di nyo sinusunod yung inyong intuition, yung iba sa inyo, sabi natin, sa trabaho, alam nyo naman yung tama, pero mas ginagawa nyo pa rin yung mali. Tapos, parang paulit-ulit lang yung mga iniisip ninyo, or could be puro negative, kung negative, positive kung positive, overly positive yung iba sa inyo. And also, ayan po, yung mga ideas ninyo, pwedeng hindi tumutugma doon sa specific na nangyayari sa life ninyo. So, pwedeng unbalanced po yung inyong third eye chakra. So, yun, pwedeng nananakit yung inyong ulo, mga mata, baka may sore eyes kayo, yung ears ninyo, pwedeng laging tumutunog, nagri-ring. Yan, tapos yun nga po, paulit-ulit yung mga naiisip ninyo, parang alam mo yun, parang halos mabaliw na yung iba sa inyo, kakaisip ng same scenario. Tapos yung nose ninyo, pwedeng ay nagno-nosebleed yung iba sa inyo, tapos parang lagi kayong balisa, lagi kayong kinakabahan. So yan po yung mga signs na unbalanced yung inyong third eye chakra. So follow your intuition. Ganito lang yan, kunwari sabihin natin, meron kayong bagong nakausap na tao, tapos nag-kick in kaagad yung inyong intuition. Sinasabi sa inyo ng intuition ninyo or nafe-feel ninyo, yung sabihin na lang natin, nafe-feel ninyo, Pisces, na yung taong yun hindi mapagkakatiwalaan. Or sabihin natin, nagkakaroon kayo ng doubts towards that person. Ibig sabihin yan, ayan po, balance yung inyong third eye chakra. Na unbalanced lang siya or nabablock lang siya kasi binablock nyo mismo. So, ayan po. Tingnan natin pagdating naman sa iyong crown chakra. Spirit guide, kamusta naman po ang crown chakra ni Pisces? So, ito yung ano, yung sabi natin, yung connection mo with the divine, with our universe, with our God. Tingnan natin, paano mo ba to? Paano ka ba mas makakakonect sa kanila? We have 10 of cups. Ayun. So, pag happy yung family mo,
Pisces. So, marami talaga sa inyo parang makapamilya kayo. Sabi natin na family-oriented yung iba sa inyo. So, pwedeng, ano to, nasa lahi ninyo. Meron dito pwedeng manggagamot. Ayan po. So, you recognize the divine. Ah, okay. So, pag nagiging thankful kayo, Pisces, sa family ninyo. I mean, alam mo yun, parang sabi natin yung iba sa inyo or marami sa inyo, pwedeng buo yung family ninyo. So, pag tuwing nagiging thankful kayo na parang tinatanong nyo sa sarili nyo, deserve nyo ba yung buong pamilya na to? Deserve mo ba yung family na to? Ganyan. So, yan po, mas lumalakas yung, sabi natin, yung connection mo with the divine. Mas nagiging matatag and also mas na-enhance din po yung inyong gifts. And yun nga, sabi ko nga, mas nare-recognize mo yung, sabi natin, I mean, Holy Spirit yung naririnig ko kasi dito, Pisces. So, yung iba po sa inyo, pwedeng you are very religious, ganyan. Tapos, kung na, ano naman, kung unbalanced naman po yung inyong crown chakra, pwede po na dry yung skin ninyo, pwedeng naglalagas yung buhok ninyo, pwedeng may skin cancer yung iba sa inyo, nanghihina kayo, yung muscles ninyo parang hindi siya gumagana, and ano pa, pwedeng sa bones, nagkakaroon kayo ng problem. Ayan, pwedeng nagiging weak yung bones ninyo. So, tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin kay Pisces? Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Spirit guide, tignan po natin. Okay. Isa lang po, Spirit guide, please. This is for Pisces. We have Brigid, ayan. Soul empowerment. Radiance, passion, and we have birth. Ayun, ito yun eh, yung death card natin. So, magaling talaga kayong makisama. And also, ayan po, lahat ng ginagawa ninyo, binibigay ninyo yung 100% ninyo, yung best ninyo, yung passion ninyo. Kaya naman nagre-radiate sa mga ginagawa ninyo, nagre-radiate sa inyong sarili, sa inyong appearance. Pisces, it's either kung malungkot kayo, kung masaya kayo, kung stress kayo, nagre-radiate siya sa itsura po ninyo. So, madaling nare-recognize ng mga taong nakakakilala talaga sa'yo or yung nakakakilala sa soul mo, yung mga nangyayari sa life mo. So, meron kang ilang tao sa life mo na ganung kalalim yung pagkakaintindi nila sa inyo. Pisces, so pahalagahan mo yung mga taong yan kasi pwedeng matulungan ninyo yung isa't isa. So, hindi lang ikaw yung makakatulong sa kanila, hindi lang sila yung makakatulong sa'yo, kung hindi, magtutulungan kayo ng mga taong yan. May certain moments dito sa life mo na kakailanganin nyo yung isa't isa. So, yan lang po yung mensahe sa inyo. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come, Pisces. Bye-bye!